Relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Magandang hapon ho! Narito na sila kay Mayor Deo Makalma. Taas naman ang mikropono mo. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mabalita ngayong araw ng Martes. 8 ng buwan Oktubre. Dalawang barko ng Bifar. Kinanyo ng tubig ng China Coast Guard sa Bao de Masinloc. Ayon sa Philippine Navy. Hinalang Chinese spy si Alice Guo, kinumpirma ng kakosa ni self-confessed spy Xie Jingzhang. Huling araw ng filing ng COC sa Maguindanao del Sur. Naging madugo, kampo ng dalawang kandidato. Wow, nagkabarilan. Isa ang patay, tatlo ang sugatan. Mga kandidato ng national at lokal dumagsa sa COMELEC para sa huling araw ng COC filing. Pangulong Bongbong Marcos Jr. lumipad patong Laos para dumalo sa ASEAN Summit. Pastor Apollo Quiboloy tatakbo bilang senador. Abogado ang nagain ng kanyang COC sa COMELEC. Wow, takan dito si Pastor. Abay, ang dating Pangulong Digong inaantabayan na sa Manila Hotel. Samantala, dating Cavite Governor John Vic Remulla nanumpa na bilang bagong DILG Secretary. Isang Pinoy binitay sa Saudi dahil sa kasong pagpatay at pagnanakaw. Bulkang Taal muling sumabog. Dalawang phreatic eruptions na itala ng feebles. Mga tambay na Pinoy nabawasan ang bilang noong Agosto ayon yan sa datos ng PSA. At sa detalye ng ating mga balita, kinumpirma ng Philippine Navy ang panibagong water cannon incident sa West Philippine Sea. Ang kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy, nangyari ito sa Bajo de Masinloc kanina umaga ng bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Sa iwala na statement, sinabi naman BFAR na kinumpirma nitong tatlong Chinese Coast Guard at isang People's Liberation Army Navy vessel ang bumuntot sa BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday. Habang nagsasagawa ito ng mga routine resupply mission. Ginangkawan ng mga barko ng China na bombahin ng tubig ang dalawang barko ng BFAR, pero sa kabutihang palad ay nabigay itong direktang tamaan ang kanilang barko. Sa kabila ng tangkang pagharang sa misyon, tagumpay naman ang mga sakyang pandagat ng BFAR na makapaghatid ng kagamitan sa mga mangingisda sa Bajo de Masinloc. At kamakailan lamang ay inatake naman ng Chinese Coast Guard at Chinese Navy ang isang fishing vessel sa Vietnam.
At sumakay pa, sinakyan pa ng mga Chinese ang barko ng Vietnam at pinagpapalo ng tubo ang kanilang mga mangingisda. Grabe talaga ang China. Bully sa West Philippine Sea. Samantala, confirmed! Kumpirmadong Chinese spy si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ito ang isiniwalat ng kaibigan at dating cellmate ni Xie Zhiyang, isang self-confessed Chinese spy na si Wang Fuigi, sa naging panayam sa kanya ng opisina ni Senator Risa Ontiveros na ipinalabas sa pagdinig ng Senado ngayong araw. Ayon kay Wang, si Alice Guo, also known as Guo Huaping, ay isang Chinese spy pero o hindi umano maituturing na special one at pareho mano ang status kay Xie. Tinanong din si Wang kung ano ang assignment ni Guo bilang Chinese spy at sinabi nitong ang dapat na tanungin hinggil dito ay si Xie mismo. Pero binigyan din ni Wang na ang mga special agent ng China ay kinabibilangan ng mga espiya na ang mandato ay mangolekta ng intelligence at magtrabaho para sa pampolitika at pang-ekonomiyang interes ng Chinese government. Magugunitang sa dokumentaryo ng Al Jazeera ay ibinunyag ni Xie Zhiyang na tulad niya ay sorry lakay. May nakaalala sa iyo ayan inutom mo. Pero hindi rin ako ano. Ayan, hindi ka spy. Ayan, okay. Ako na muna ha. Pero ang sabi ni Mayor Alice Guo, hindi raw siya spy. Definitely hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Narito ang bahagi ng video lakay. Guo Huaping 并不是什么特殊的，只是正好有一份 他的国安背景的资料在里面，他的情况和佘志良先生有很多相似的点，我也只能说到这里了，因为我不是佘志良先生本人。按照我和佘志良先生的约定，我只能透露这么多了。 Ano hindi ko masyado maintindihan? Hindi ko rin maintindihan. Anong translation? Anong sinabi? Basta sabi lang niya, I'm sorry, I cannot reveal much. Ah, ganun ba? Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Pero talagang marami ang Chinese spy, di ba? Isang TV journalist nga eh, nawala na ha. Yung ang role naman niya ay reported daw siya ng Phoenix TV ng China. Whoa. Na kinaibigan ang ilang military officials at napuntahan ang mga sensitive positions ng ating AFP. Definitely hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Filipino po ako, hindi po ako spy. Ayun naman po, hindi daw siya spy. The spy who loved me. Samantala, tatakbo bilang senador si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ sa darating na eleksyon. Nag-sumite na ng COC si Pastor Quiboloy sa pamagitan ng kanyang legal counsel na si Attorney Mark Tolentino. Matahandaan na naharap si Quiboloy sa patong-patong na kaso na may kinalaman sa child abuse, sexual abuse at qualified trafficking. Samantala, kabila naman sa makilalang personalidad na humabol sa pagsusumite ng kandidatura sa pagkasenador ngayong huling araw ng COC filing ay sinadating Senador Kiko Pangilinan, Congressman Rodanto Marcoleta ng Sagip Party List, Attorney Vic Rodriguez, kamahala ng dating Executive Secretary, at dating Commissioner on Audit Commissioner Heidi Mendoza. At si dating Justice Secretary, Labor Secretary, dating MECO Chairman na si Silvestre Bebot Bello III ay hahabol din sa pagpapail ng kanyang kandidatura sa pagkasenador. At naghihintay sa Manila Hotel, hinihintay ang dating Pangulong Digong Duterte kung siya nga ba ay talagang tatakbong senador. Pero matay sa pag-uusap nila ng dating Labor Secretary Bello, abay si Digong pa ang kumumbinsi kay Secretary Bello para tumakbong senador.
at sinabing sabay silang magpa-file ngayon ng Certificate of Candidacy sa pagka-senador. So hintayin natin hanggang deadline alas 5, ha? Kung magbabago nga ba ang adisyon ng dating Pangulong Digong, kung siya ba ay tatakbong senador o mayor talaga dun sa Davao City. Samantala, tatlo ang naitalang sugatan sa nangyaring barilan sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur sa huling araw ng filing ng Certificate of Candidacy. Sa report ni RH14, Jundi Makutak, sumiklab ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo na dahilan ng barilan. Sandali lang, slow down. Ayan, uubo ka na naman. Uubo na naman. Lakay, meron ata makakabali sa akin today. Bigyan nga ng tubig itong si Miss Teya. Kailangan ayan, ng holy water para may basbas na kayo. Ayan, baka may na ano dyan, baka naiwan. Ayan. Samantala, patuloy pang kinukumpirma ang unang ulat na isa na ang nasawi sa insidente habang nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng mga otoridad. Jackie, o bigyan mo ng tubig si nawasa dyan si Miss Teya. Samantala, hanggang alas 5 ngayong hapon na lamang, maaring mag-file at mag-withdraw ng mga kandidatura. Ito ang nilinaw ni COMELEC Chairman Boy George Garcia sa panayam ng DJRA sa kaninang umaga. Nilinaw ni Chairman Garcia na papayagan isang kandidato na naghain ng COC na maaari pang mag-withdraw at muli maghain para sa ibang posisyon basta pasok sa oras na itinakda ng COMELEC at ngayon nga ay hanggang alas 5 ng hapon. Pero nilinaw din ni Garcia na mahigpit nang ipinagbabawal ang withdrawal with substitution. Ganun ang paliwanag ni Chairman George Garcia. Bawal ang withdrawal with substitution. Hanggang ngayong araw na lang po, hanggang alas 5 ng hapon, pwedeng mag-withdraw at pwede siyang mapalitan din. Si Lakay Deo, mag-withdraw siya dapat muna doon sa posisyon na file niya nung una. Hindi ba pwedeng dalawang posisyon ang kanyang na-file ng candidate? Pag po nagkaganon na dalawang posisyon ang finaila ng isang tao, ay pagkukonsider po siyang hindi nag-file sa kahit na anong posisyon kung hindi mawi-withdraw yung isa bago matapos ang araw na ito. Samantala, maliban kung may temporary restraining order mula sa mas mataas na hukuman, otomatikong kanselado ang kandidatura ng mga aspirante na dinismiss ng ombudsman. Ito ang binigyan diin ni COMELEC Chairman George Garcia sa panayam ng programang Damdaming Bayan ni Nadeo Macalma at Elaine Apit. Ayon kay Garcia, bilang pagsunod sa Republic Act 6770, obligado ang poll body na ibasura ang COC ng mga opisyal na dinismiss at pinatawan ng perpetual disqualification from public office ng ombudsman. Narito muli si COMELEC Chairman George Garcia. Sabi po ay tatalima doon sa naging desisyon na yan ng ombudsman. Ipapatupad po namin yan. Maliban na lang, again, inuulit natin, kung may TRO o injunction o temporary restraining order mula sa mas mataas na hukuman. Babalikan natin ang lampang detalye ng ating mga balita. Dating Cavite Governor John Vic Remulla nanumpa na kanina bilang bagong sekretary ng DILG. Isang Pinoy binitay naman sa Saudi Arabia dahil sa kasong pagpatay at pagnanakaw. Pangulong Marcos lumipad na patungong Laos para dumalo sa ASEAN Summit. At ang bulkang Taal, abay muli na namang pumutok. Dalawang phreatic eruptions na itala ng Feebolx. Ang detalye na mabalitan yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras, Dr. Beng Lee, Dr. Isa Suntay at Dr. Evelyn Laureta. Alas 4:23. Ang sweetheart, sorry ha. Wala kasi akong kaya ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di ba, le, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba?
Pero meron pa akong isang regalo sa'yo. Ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? Merry Christmas sa Miss Thea. 78 days, mano po, Nino. Wow, bilis ng panahon. Balikan natin ang detalye natin mga balita. Ay, good afternoon, Dong. Ayan, ang dating Pangulong Digong eh. Andyan naman po sa Malate, ha? Aba. Ayan, nasa Mr. Poon Restaurant. Abay, ano bang kinakain dyan? Kumakain ba sila ng mami? Siopaw? Ano bang pagkain sa feet. Chicken feet? Ano bang pagkain sa Mr. Poon? Ha? Kasama si Secretary Bebo Tabelio, Congressman Marcoleta. Ayan, andyan ba si Harry Roque? Ano ba talaga, Dong? Ayan, ikaw ba ay hahabol? Magfa-file ng COC as senatorial candidate o hindi? That is a freedom of expression. Samantala, pagkandidato ni Pastor Apollo Quibuloy, banta sa hustisya ng makababaihan at mga kabataan. Aba, sino may sabi niyan man ang Milky? Arrest number 12, Milky Regional, please come in. Milky. Lakaya teya, maraing kinundina ni Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas ang pagsusumite ng Certificate of Candidacy ni Pastor Apollo Quibuloy ng Kingdom of Jesus Christ. Ito ay sa kabila ng kinaharap nitong patong-patong na mga kaso, kabilang na dito ang human trafficking at pang-abuso sa mga kababaihan at kabataan. Ang Quibrosas, halata na ang layunin ni Quibuloy sa pagkandidato at kung mananalo ay matakasan ng mga kasong kinaharap nito. Sabi ni Brosas, parang katatawanan lamang ang eleksyon kung ang mga ganitong klaseng tao gaya ni Quibuloy ay papayagang tumakbo. Umaatal rin si Brosas sa mga botante na i-reject ang kandidatura ni Quibuloy at magbigyan ng pagkakataon na gamitin ang electoral process para makapagtago sa mga ginagawang karumal-dumal na krimen. Si Quibuloy ay nag-file ng kanyang COC sa pamagitan ng kanyang legal counsel na si Mark Tolentino para kumandidatong senador. Ako si Neil Creguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, dating PNP Chief Benjamin Acorda, itinangging siya ay may kaugnayan sa Pogo at ipinagmalaki na siya ang nagparade sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Idatali mo RH28 Raymond at Paas Raymond. Ni Raymond. Babalikan natin si Raymond at Paas sa Pangulong Marcos. Nasa bansang Laos ngayon para sa ASEAN Summit. Abay, isusumbong ba ng Pangulong Marcos sa ASEAN ang pambubuli ng China? Alis number 14, Leta Narciso, please come in. Miss Let. Let. Awan pay. Samantala, isang Pinoy ang binita sa Saudi Arabia dahil sa kasong pagpatay. Ang kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, ginawa ng Pilipinas ang lahat ng paraan para mailigtas sana ang ating kababayan sa execution. Subalit hindi sila nagtagumpay. Kabilang sakbang ang pagpapadala ng presidential letter of appeal sa hari ng Saudi Arabia. Ang binitay na Pilipino ay nilitis dahil sa kasong pagpatay at pagnanakaw sa isang Saudi national. Sinabi ni De Vega na hindi rin tinanggap ng pamilya ng biktima ang alok na blood money. At salip ay ipinursige ang namapatawan ng death penalty ang kababayan nating Pinoy.
Samantala, naghain na ng Certificate of Candidacy ang tandem ni na dating Manila Mayor Isko Moreno at Chi Atienza ngayong huling araw ng filing ng kandidatura. Tatakbo ang dalawa sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng lungsod sa 2025 midterm elections. Ayon kay Moreno, maraming dahilan kung bakit siya babalik sa pagiging mayor ng Maynila. Kabilang na rito ang ilang hinaing ng mga residente na serbisyo ng lokal na pamahalaan at ang panawagan ng marami. Ikinagulat niya rin ang naging reaksyon ng kanyang ate na si Manila Mayor Honey Lacuna na nakaramdam daw ito ng pagtatraidor dahil sa plano niyang muling kumandidato. Ngunit ayon kay Moreno, hayaan na lang din at intindihin ang dating kapartido dahil posibleng bugso lamang ito ng damdamin. Ayon kay Moreno, umaasa siyang wala ng samaan ng loob at pamumulitika pagkatapos ng 2025 elections. Tatakbo sa ilalim ng Aksyon Demokratiko ang Iskochi Tandem habang sa Asenso Manileño naman sina Lacuna at Vice Mayor Yules Servo. Ready na ba si Raymond, Miss Jackie O? Samantala, dating PNP Chief General Benjamin Acorda, itinanggi nga siya ay may kaugnayan sa Pogo. Aris number 28, Raymond at Paas. Raymond. Mayor Mistaya, maring itinanggi ni dating PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na ito ay may kaugnayan sa operation ng Philippine Offshore Gaming Operators o Pogo sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga larawan na naunang ipinalabas na may picture ito kasama ang ilang mga personalidad na may kaugnayan umano sa Pogo. Paliwanag ni Acorda, nakilala niya ang nakilala niyong una si Tony Yang sa Cagayan de Oro nang siya pa ang Deputy Regional Director for Administration sa Police Regional Office 10. Ito ay kumakatawan sa isang local business group sa Cagayan de Oro. Inamin din ito na courtesy call sa kanya nang siya ay na-appoint na Chief PNP ang grupo ni Mayor Dong Calugay ng Sual, Pangasinan. Hindi umano niya kilala ang mga naging kasama nito at naroon si Wesley Go. Ipinagmalaki ni Acorda na sila ni PLAO-CC Chief Gilbert Cruz ang nagplano sa raid sa Pogo Hub sa Bampang Tarlac. Hindi nila ginamit ang mga pulis sa Central Luzon o PRO-3 kundi mga pulis sa Region 1 at Cordillera ang ginamit sa operation upang makaiwas sa anumang kontrobersiya. Narito si General Acorda. Inilit ko po na trabahuin sa tulong ng mga taong nagbigay ng mahalagang impormasyon through prompt interagency coordination with task agencies and other intelligence units, lalong-lalo po ang ating kasama si Yusek Gilbert Cruz po sa PAOK, we were able to carry out said law enforcement operations successfully. Indeed, that operation played a crucial role in exposing the truth about the POGOs operating in the country, wherein it involves various illicit activities, including the proliferation of illegal drugs, human rights violations, human trafficking, and other criminal acts. Si General Benjamin Acorda, samantala mayor, sa panig naman ni Alice Guo, inamin nito na hindi na siya tatakbo bilang alkalde ng Bamban. Sa pagtatanong ni Senate Pro Tempore Jingo Estrada, sinabi ni Guo na kailangan muna niyang harapin ang kanyang mga kaso. Narito naman si Alice Guo. Tatakbo ko rin mayor ulit. Your Honor, siya ngayon, hindi po. Ah, hindi na. What changed your mind? Kasi sabi ng lawyer mo, tatakbo ka ulit, Mayor. Your Honor, haharapin ko po muna yung mga accusations po sa akin. Ninising ko po muna yung sarili ko po. At para maging fair din po para sa mga constituents ko po namin. Definitely, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Ang pahayag ni Alice Go sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Sa ngayon, ang napipiga ngayon sa pagdinig ng Senate Committee ay itong si Mary Ann Maslug na bigla-biglang lumutang ang pangalan na huli ng National Bureau of Investigation na gumamit sa pangalang Jessica Francisco na di umano'y nagbuluntaryo na magpasuko noon kay Alice Go, ngunit lumalabas na ito'y gumagamit pa ng peking pangalan at naaresto kamakailan lang ng NBI. Lumalabas na itong si Mary Ann Maslug ay na-involved sa textbook scam
noong 1998 at na-convict ng Sandigan Bayan at dapat ay nakakulong pero ito'y tumakas sa palabas ng Pilipinas na nirahan sa Amerika ay ngayon bumalik gamit ang ibang pangalan na Jessica Francisco. Wow, anong pangalan? Wala sa Senado. Anong tunay niyang pangalan, Raymond? Maslog? Mary Ann Maslog. Mary Ann Maslog. Ang pangalan niya. Galing niya. Gawa pa na ibang pangalan. Ang system ito, Mayor, sabi ni General tuloy, Senator Bato de la Rosa, pagkakabanggit nito ay meron daw gumagamit sa kanya sa Malacañang para papirmahin itong si Alice Go upang idiin si dating Pangulong Duterte, Senator Bongo, Senator Bato at General Romeo Karamat na sila ang nasa likod ng operation ng mga pogo sa Pilipinas. Aba, sino yun? Yun. Ba't yung pinangalanan? Sino yung nagpapapirma? Ayan. Totoo ba yan? At sa dinami-dami, ba't siya pa? Sino siya? Pero may, ang sabi ni Senator Bato, meron daw siyang hawak ng mga impormasyon. Kaya ang sabi niya, I have the goods, so I move that you be cited in contempt. Ayun. kaya may nana-cite for contempt itong si Maslog. Jessica Francisco o sa totoong buhay ay si Mary Ann Maslog. Tinanong agad kasi Mayor doon pa lang sa unang tanong, ikaw ba si Mary Ann Maslog? I invoke my right. Tapos ang pento. Invoke agad? Pangalan pa lang? Ayan, pangalan pa lang eh. Nag-invoke na against right against self-incrimination. Ayan, ang galing naman niya ha. Sa dinami-dami ng kakausapin, siya pa, sino ba siya? At nagkaroon ba siya ng bagong pasaporte na iba ang pangalan? Mm-mm. Kasi galing Amerika. Malamang Mayor, kaya nagkaroon ng actually ang pangalan ang pakilala nga daw niya ay siya ay si Dr. Jessica Francisco. Pero may nagsumbong sa NBI na hindi siya totoong doktor at nang ito ay inimbestigahan ng NBI, totoo nga, ito pala ay si Mary Ann Maslog. Hindi siya makapag-deny dahil lumalabas Mayor, parehong-pareho ang fingerprint ni Mary Ann Maslog at itong nagpapakilalang si Jessica Francisco, Mayor at Mestaya. Mukhang isang handler nila ni Alice Go. Isa yung handler. Ayun na nga. Parehong modus. Magpapakab. Ang problema dito, Mayor, nagamit siya ng o napinaniwalaan siya ng mga taga-intelligence group ng PNP. Wow, ha? Nang gagalit itong si Senator Bakit? Kapot. Paano? Nag-goyo niya ang mga taga-intelligence ng PNP, CIDG? Mm-hmm. Oo, kasi nga nagbo-volunteer siya na siya daw ang bahala para makontak si Alice Go. Ba? Itong si Maslo. Ayan, galing niya, hustler ha. Oo. Yung mga hustler. Ayan, intelligence pero, na yung lakay ha. Senator Jinggoy, Senator Joel Villanueva, Senator Ruin Gatsalian, bakit pinaniniwalaan niyo mong isang con artist? Ayan, con artist, tama. Budolera lakay. Ayan, anong itsura niya? Wala ka bang video dyan? Wala ba tayong, mga ilang taon na siya, Raymond? Mga more or less mga nasa 50 class na yung itsura eh, or di ko alam kung may senior lang ito o baka dumaan lang sa facial kaya medyo batang tingnan. Ganun ba? Talaga. Grabe yung dumaan sa facial. Siyempre maraming pera galing pa Amerika baka baka dumaan pa ng Korea. Ayan. Nagsaano muna lakay. Nagawala. Baka hindi lang pangalan ang naiba dito, Mayor. Pati itsura. Yun na nga. Hindi ko naman kilala yung original na Maslog nung na-controversial noon. Kaya sabi ni Senator Jinggoy, your name rings a bell. Ayun pala, lumalabas na involved na ito sa isang iskandalo at na-convict ng Sandigan Bayan. Walang yabuk. Ayun pala, ito ba siya? Textbook lakay? Scam. Ito ba? Yung pinapakita natin ngayon sa RHTV. Ayan na.
Akala ko yung isang anden con artist din na taga Dep, nagpapanggan na taga DepEd. Ay, oo, oh, isa yung, pa yun. Yung biniktima yung isang Malaysian na businessman for a project. Oo, na magsusupply sana ng computer, oh, ha? Oh. Yung in-special na balita nating dinala yung pinabiyahe yung pamilya dun sa Malaysia, ha? First class ang accommodation. Tapos wala pala. Tapos isang kasabot niya, pumunta dun sa opisina ng Malaysian National, hiningan ng pera at binilang pa dun yung pera. Ay, wow. Yung nakuhanan ng CCTV. Oh, oh. Ang anyway, gagaling. Si Maria Concepcion Sayas ba yun? Anyway, sige. So, saan sa ikukulong ngayon? City jail ang bagsak niya? Hawak siya, mayor, ng NBI. NBI. Ang kaso niya ay yun nga yung paggamit ng illegal alias. Pero yun, siguro lilinaw na ito kung anong kanilang gagawin kung siya ay dadalhin kung ano man sa Sandigan Bayan na mayor at misteya. Ba, maayos naman yung mukha niya. Hustler pala ito. Con artist pala ito. Ayan. Oh, oh. Anyway, maraming salamat, Raymond. So, good luck sa kanya. Nag-invoke agad pangalan pa lang. Pangalan pa lang. Nagpapatuloy pa itong hearing na ito at dahil sabi nila, ipakasagarin na nila yung hearing dahil wala namang sesyon, marami gusto nilang bigyan ng or tapusin na sana ito, pero mukhang habang lumalayo kasi lumalalim at tingnan natin kung ano ang kahirapan ng ika-15 pagdinig ng Senate Committee on Women and Children hinggil sa Pogo Operation sa bansa. Ito si RH 28 Raymond Atas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Baka malaos ang report ni Ms. Let. Ayan, tawagin mo si Ms. Let. Ito na nga at bibigyan tayo ng update ukol nga sa pagbisita ng Pangulong BBM sa Bansang Lao. Idetay mo RH14, Let Narciso, Ms. Let. Ms. Thea Lacay, dumating na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lao People's Democratic Republic. Pasado alas 3 ng hapon dito sa Lao o alas 4:16 ng hapon dyan sa Pilipinas nang lumapag ang eroplanong sinakyan ng Pangulo at kanyang delegasyon sa Watay International Airport dito sa Vientiane. Sinalubong sina Pangulong Marcos at First Lady Liz Araneta Marcos ni Philippine Ambassador to Lao PDR Dina Joy Amatong at iba pang opisyal ng Embahada ng Pilipinas. Dadalo ang Pangulo sa 44th at 45th ASEAN Summits and Related Summits simula bukas October 9 hanggang sa araw ng Biyernes October 11. Una nang sinabi ng Department of Foreign Affairs na 16 na leaders-led engagements ang lalahukan ni PBBM sa ASEAN Summits. Bukod pa ito sa nakalinyang bilateral meetings sa mga leader ng 4 na bansa o ang Canada, New Zealand, Vietnam at Japan. Pero bago sumabak sa kabi-kabilang meetings, kukumustahin muna ni PBBM ang mga Pilipino dito sa Lao PDR sa pamamagitan ng Philcom event ngayong gabi. Mula sa Vientiane, Lao, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Ms. Let. Samantala Comelec. Pinakakasona si Dismiss Bambang Tarlac Mayor Alice Guo. Bakit? Alice number 29, Boy Gonzales, please come in. Boy. Si Henry Uri muna, ha? Boy, sandali, ha? Si Henry muna, ha? Mga pambato ng PDP laban sa senatorial race. Formal na inendorsa ni dating Pangulong Digong Duterte habang sila ay nasa Mr. Poon Restaurant. Ay, matake out nga dyan lang. Makapagpa-deliver. Akala ko, siya ang magpa-file. Ayan. Alamin natin ang detalye mula kay Aris number 7, Henry Uri. Henry, please come in. Inendorso na Lakay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte itong mga kandidato sa pagka-senador sa ilalim ng PDP laban ngayong hapon dito sa isang restaurant sa Malate sa Maynila. Ang mga itinaas ang kamay deyo ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sina Congressman Rodante Marcoleta, dating Executive Secretary Vic Rodriguez, dating Undersecretary ng DILG at ngayon ay Deputy Secretary General ng PDP sa Visayas na si Attorney J.B. Hinlo. Ang singer at abogado na rin na si Jimmy Bondoc. Ang aktor na si Philip Salvador
At kabilang na rin dito si Senator Bongo at si Senator Bato de la Rosa na mga kandidato ngayon na lakay sa ilalim ng PDP laban. Ang Pangulong Rodrigo Duterte ay nagtungo dito sa... Teka muna, Henry. Eh, ba't di mo nabanggit si Secretary Bebot Bello? Eh, nandyan din. Eh, ang ganda-ganda na usapan nila, tatakbong senador ang Pangulong Digong. Ba't biglang umatras na? No? Ay, oo. Bawi. Ba't binawi? Hindi ko alam, Lakay, doon sa napag-usapan nila. Pero dito sa mga pumupusturang senador, ay wala ang pangalan ni Secretary Bebot Bello, Lakay. Hanggang sa mga oras na ito. At ang dating Pangulo nga ay hindi naman nagtungo na sa Manila Hotel para ituloy kung ano man yung plano niya na pagkandidatong senador, dahil kasakanya nga pinitawang statement na ipinadala na rin sa atin kani-kanina lamang, Lakay. Ang sabi niya ay mananatili na lamang siyang mayor sa Davao. Doon siya nagsimula at doon na rin siya matatapos at hindi nga siya kakandidatong senador. Sa Davao naman, ay nakausap na rin natin ang chairman mismo ng Commission on Elections, si COMELEC Chairman George Garcia. At hanggang sa mga oras na ito, ay wala rin pagbawi ng kanyang Certificate of Candidacy ayon kay Chairman Garcia. Kung ito ay babawiin, dapat personal ito na gagawin ng isang kandidato. Pero ang dating Pangulo, Lakay, ay kaninang bago magtanghali pa, narito na sa Maynila. Okay, ayan. Eh, wala na si Secretary Bebot Bello, eh dala-dala na yung kanyang notarized na ano, COC. Oo. Oh, paano 'yan? Mm-hmm. Not counted. Ayan. Ilang minutes na lang? 8 minutes na lang. Ayan, oo. Oo nga. Boy G, minuto pa lang, ayarin na minuto pa. Boy Gonzales, nasa ditan ka ba? Andiyan ba si Secretary Bebot Bello? Ayan, ang problema Lakay, ayon kay Chairman George Garcia, walang pagbawi ng Certificate of Candidacy nangyari sa COMELEC Davao. At pwede lamang bawiin ito ng isang kandidato personally. Ay, hindi pwedeng SPA. Oo. Hindi pwedeng ipag-usap. Lakay, ang pwedeng SPA lamang daw yung sa pagpa-file. Oh, okay. Oo, pero yung pagbawi, kinakailangan ay personal itong babawiin. Naku. Ng isang kandidato, Lakay. Nako, hindi na tatakbo si Bebot Bello na sign yung notaryo niya kasi sabi daw ni Digong sabay sila magpa-file ngayon. Oo. Saan sila nagpa-notaryo, Lakay? Tingnan natin. Sapagkat malapit lang naman yung kinaroon na sila sa Manila Hotel. Sige. May oras pa. Okay. Sa mga oras na ito. Sige. Henry Uri para sa DCRA, Zona sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Henry Uri. Ayan si Boy G nga. Alamin nga natin nga kung ano ang sino ang humahabol sa last few minutes, last 6 minutes. Kung nasisipat niya kung sino-sino pa ang mga nagkakram, Lakay, para makapag-file. Pero pinakakasuhan na nga si Dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo o Guo Waping ng COMELEC. Idetalye mo ang balitang yan, RH29 Boy Gonzales. Boy. Kaya Lakay, adayo pinagtibigan ng COMELEC ang bangka rekomendasyon ng Law Department na sampahan ng reklamo sa korte ng kasong paglabag sa Omnibus Election Code laban dito kay Guo Waping o Alice Leal Guo. So dito sa paglabag ni Guo sa Section 74 na relation to Section 262 ng Omnibus Election Code tungkol sa material misrepresentation. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito yung bunga nito ng pagkakilala ni Guo bilang isang Pilipino. Gayong napatunayan ng isang tao lamang ang sinibak na alkalde at si Hua Ping Liuan Guo na isang Chinese citizen. Batay sa argumento ng Law Department, kahit lagpas 18 taon nang nakatira sa Bamban Tarlac si Guo bago ang eleksyon noong 2022, hindi ito patunay na inabandon na niya ang pagiging mamamayan ng China. Hindi rin ito Filipino citizen sa batay sa impormasyon na ito na natural born o kahit na naturalized na Pilipino. Yan nga, Lakay, na yung rekomendasyon ng Law Department at pinagtibigan ng COMELEC and Bank ayon kay Chairman na George Garcia. Samantala, Lakay, yung inilintay na si dating Pangulong Duterte
Eh mukhang di na darating. 5 minutes, oh, 5 minuto na lang eh. Si wala namin hindi namin nararamdaman dito. Si Secretary Bello. Wala rin lakay ko. Wala rin. Tinanong namin yan kay Attorney Rex Alabjanco ay wala kailangan personal na nag-withdraw nasa kung nasa Manila na siya eh, dapat personal na withdraw din sa Davao yung kanyang COC. Mm-hmm. Eh, pero kung dito pwedeng magkaroon na lamang dito ng representative para maghain ang COC kung tatakbusan ng senador. At isa pa lakay si dating secretary ng National Defense na si Delphin Lorenzana na nag-file ng COC para tumakbo senador kahapon bilang independent candidate. Mm-hmm. Pero winidro niya na kanina. Ha? Winidro? Lumaban bumawi agad? Laban bawi. Ano ba yan? Wala pang 48 hours. General Lorenzana. Lorenzana, Delphi Lorenzana. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Oo. Wala namang binanggit na dahilan kung bakit nag-withdraw. Ito, for senator sana. Ala. Oh, for senator. Bilis naman. Alam mo. Ako nag-aisa may representative. Yes, Akay. Ayan. Eh, ang pangulo nyo kasi dahil pinagkakausap na ano eh. Tatakbong senador na dati niyang miyembro ng ano ng sa kanya administrasyon. Okay. Ayan. Eh, kaya lang eh, may mga nag-advise yata, boy. Na kung si Baste ang tatakbong mayon ng Davao City. Ay. Baka do ilang paso ng mga Nograles, kaya... No can do. Oo, kaya nagbago. Ayan. Anyway, prerogative nila yan. Mm-hmm. O yan, lakay. Ilang minuto na lamang ang filing, pero marami nang nasa loob na nakapila para maghay ng kanilang COC sa pagka... Marami pa? Party list. Ah, party list. Sinari ko sa loob eh. Pero tatanggapin yan lakay, tatapusin yan pagka nasa loob ka na ng venue ng filing ng COC. Yan yung update dito sa Manila Hotel sa Ten City. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy Gonzales, sa Lacuna. Samantala, last day na nga. Hindi pala siya dumago sa lakay. Lacuna na ngayon si Boy Gonzales. Bago na pala. Oh, kasi akala daw sa Makati tatakbo si Isko. Ayan. Manila pala. Ayan. Last day ng COC filing para sa 2025 elections. Generally peaceful. Yun daw nangyaring shootout sa Maguindano kung saan minamatay. Isolated case lamang. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay at Misteya, nananatiling maayos ang pangkabuwang sitwasyon ng filing ng Certificate of Candidacy sa buong bansa. Patayan sa monitoring ng Philippine National Police. Ito ang initial assessment na inilabas ni Deputy Spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo. Ngayong ikahuling araw ng paghahain ng kandidatura para sa local at national midterm elections, ginawa ni Fajardo payag sa kabila ng tinawag niyang isolated lamang na insidente ng barilang napuulat sa Sheriff Agwak, Maguindanao. Sa pulong balitan sa Kampo Krame, ginami ni Fajardo na una niya itong narinig sa DZRH at sa ilalim pa sa validation itong report kung naka-apekto ba ito sa electoral process sa naturang lugar. Pakinggan natin si General Fajardo. Yung overall assessment naman tayo natin ay titingnan natin kung ito bang isolated incident na ito ay naka-apekto sa kabuuan po ng period of filing of candidacy if it's an isolated. Pero even if it's an isolated one, hindi natin po pwede itong ipagwalang bahala kung mapapatunayan na may kinalaman po ito sa pag-file po ng candidacy. Samantala, nag-last call na ngayong hapon sa mga hahabol na kandidato. Si Attorney Jovi Balangkit, Assistant Regional Director ng COMELEC NCR, ngayong ikawalong araw ng filing lakay, umabot sa 20 pangalan ang nagsasubmit ng COC para sa congressional districts dito sa Metro Manila, matatapos na ngayong alas 5 ng hapon. Pakinggan natin siya. Yung lamang nakalista dito, ano yung pwedeng iproseso ang kanilang certificate of candidacy dahil lumampas na kami ng alas 5. Okay? So ilalagay doon yung kanilang actual receipt ng COMELEC NCR ng kanilang COC. At ngayon lamang alas 5 ng hapon, wala nang nakalista, wala nang nakapila dito sa tanggapan ng COMELEC NCR sa lungsod ng San Juan. Ito si Edniel Parrosa, nag-iulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel.
Samantala, mag-amang ex-Congressman Alan Reyes at incumbent councilor Attorney Anton Reyes kapwa naghain ng kanilang COC sa pagkakongresista at konsehal sa 3rd District ng QC. Idetalye mo, RH5 Val Gonzalez, Val. Diyos at Mayor, tatakbo muli bilang congressman ng ikatlong distrito ng Quezon City, si ex-representative Alan Benedict Reyes, lalabanan ng dating pambabatas incumbent congressman Franz Pumarin sa kanyang pagtungo sa Comelec Quezon City para samahan ang pagtakbo ng anak na si Atty. Anton Reyes na tumatakbong muli bilang city councilor sa kanilang distrito. Sinabi ni Reyes na kailangan niyang bumalik ka at dahil dun sa kailangang ibalik din yung pagkakaisa at alisin na ang culture of fear at pagkawatak-watak ng mamamayan sa kanilang distrito. Sabi ng matandang Reyes, umiiral daw ang kultura ng pananakot sa kanilang lugar. Samantala dito sa Comelec Quezon City, Mayor, ay inanunsyo na yung tuluyang pagsasara ng pinaka-entrada nitong tanggapan ng Commission on Election at mayroong isang tumatakbo sa katauhan nitong Jose Ingles Jr. Ito yung isang inventor at dating anak ni Jose Ingles na nagsilbing diplomat noong 1960s. Isang inventor ito, last 2 to 3 minutes ay dumating ito at nagmamadali para tumakbo bilang vice mayor ng Quezon City. Sa ngayon ay meron ng 5 maglalaban o 4 na maglalaban-laban sa pagka vice mayor kasama itong si Jose Ingles na inventor. At ang makakalaban ay itong siyempre ang incumbent vice mayor na si Gian Soto, Dante Villarta, isang taxi driver at isang Domingo Pailango Jr. Sa pagka-mayor naman, as of 5 p.m. ay 5 yung maglalaban-laban kasama na si incumbent Mayor Joy Belmonte, broadcaster na si Roland Hota, Diosdado Velasco, isang construction supervisor at katutubong si Loli Nabat at isang engineer, matambatang engineer na si Professor Jonathan Cabalo. So yan yung pinakahuling sitwasyon at nabigo itong mga umaasa na darating ito si dating Mayor Bistek, Herbert Bistek Bautista dahil mayroong lumulutang ng mga informasyon mula pa nung nakalipas na araw na maghahain daw ng Certificate of Candidacy si ex-Mayor Bistek bilang Vice Mayor ng Quezon City na hindi naman nangyari. Mula rito sa tanggapan ng Comelec sa Quezon City, ako si Val Gonzalez, DJ Rizzo na sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Val Gonzalez. Pati si dating Secretary Congressman Mike Defensor, di na rin nag-file. Ikaw lakay. Tapos na ako kahapon. Bilang na mga pinalayang persons deprived of liberty, mga preso. Abay, nadagdagan pa. Umabot na nasa mayigit 16,000. Wow, dami, ha? Maligayang paglaya, mga kakosa. Noche, Kakas, please come in. Noche. Lakay, nadagdagan pa ang bilang ng mga pinalayang persons deprived of liberty o PDL ng Bureau of Corrections. Sa ilalim ng Marcos Administration, umabot na sa 16,657 PDLs ang pinalaya. Kabilang na nga dito kanina, lakay, ang 45 PDL sa sinigawang culminating activity sa New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Ayon kay Bureau Director Gregorio Pio Katapang Jr., mga ama lumayang PDL ay nakatapos na ang kanilang sentensya o hatol, absueltos sa kaso, bail bond, probation, habeas corpus, parol at iba pa. At ayon pa kay Katapang Jr., ang paglaya ng PDL ay nagbigay din sa pangako ng Bureau na rehabilitasyon, mga pamumuhay at reintegrasyon ng mga individual sa lipunan at mas malawak na komunidad na nagsusulong ng kultura kaysa pagpaparusa. Samantala, lakay, sarado na rin itong mga COMELEC dito sa LQ sa Southern Metro Manila. Wala namang kandidato, lakay, na hindi nakaabot sa COC filing sa Las Piñas. Lakay, itong mayor ang nag-file, 8 ang vice mayor, 29 councilors sa 1st District at 32 councilors sa 2nd District. Ayon sa 27 Noticacas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Habol natin ang report ni Kristan Carag. Balitang sports at politika naman. Two-time
Two-time PBA Most Valuable Player James Yap sasabak din sa politika. Nagharap ng kanyang kandidatura ngayong araw. Idetali mo yan, Kristan Karag. Kristan! Nag-ain nga ng kanyang Certificate of Candidacy ngayong araw si two-time PBA Most Valuable Player James Yap. Muling tatakbo ang 42 taong gulang na basketballista para maging councilor ng unang distrito ng San Juan City. Kung manalo sa parating na 2025 election, ito ang magiging kalawang terminal niya bilang councilor ng unang distrito nga ng San Juan City. Noong nagdaang eleksyon, nakakuha si Yap ng mahigit 21,000 boto. Kasalukuyan ang kontrata si Yap kasama ang PBA team na Blackwater Bossing. Ito si RH 53 Kristan Karag, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report! Flash Report! Maraming salamat, Kristan, at beating the deadline. Abay, si Kuya Willie, ayan, bigyan ng jacket yan. Willie Revilla may humabol. Nag-file din ng COC bilang kandidato sa pagka-senador. Standby, Boy Gonzales. Ayan, mamaya ay alamin natin. Kaya lang ang hindi na humabol, hindi na tumuloy ay si Secretary Bebot Bello. Abay, kinumbinsi pa ng Pangulo, hindi na tatakbo silang senador, ha? Ayan, pagkatapos si umatras pala naman, ha? Pati si Sec Bello tuloy umatras na rin. Ayan, si Willie Revilla. Aba, marami rin kandidato ng oposisyon, ha? Ayan, abay, ang dami rin mga kandidato ng PDP Laban suportado kay nakasama ng dating Pangulong Digong. Ba't di ka tumuloy, Dong? That is a freedom of expression. Eh, akala namin, habol ka, paniwala pa naman ang Secretary Bello. Ayan, ikukwadro na lang yung pinagawang pinanotarize na COC niya. Ayan. Better luck next time na lang siguro, Sec. Ayan, at para nga pala sa mga taga Mindanao na nagtatanong kung sino daw yung mga kandidato, ko yung Robin Go, ha? Kung sino ang mga tatakbong mayor doon sa Cotabato City. Ang maglalaban ay sina re-electionist Mayor Bruce Matabalaw. Ba, makalaban niya ang dating mayor ating Cynthia Sayadi at incumbent Vice Mayor Johari Abu. Ayan, sana'y peaceful ang eleksyon dyan sa Cotabato City. Mayor siya na Star City, deyo makalma ang inyong lingkod. Pero batin mo natin na happy birthday si Congressman Shane Fuan ng Sikihor Kong. Ayan, kumusta ang laban dyan sa Sikihor? Happy birthday din kay Rene Balibag. Ayan, Miss na Colonel Freddy Halasco at Jude Pineda, Kuyang Nino Esperona Jr. at Kuyang Marlo Nanale ng TM Calamasonic Lads. At good luck kay Kuyang Atty. Byung Garing, kandidato sa pagka-congressman sa Muntinlupa City, at Atty. Orlando D. Ayan, nakahabol ka ba, Kuyang Orly D, ha? Ng Magniniyog Party List. Ayan. Oh, Magniniyog. Magniniyog. Farming. Para mayroon i-chismis kay Leo. Sa lang nakamay ang itataas ko lakay. Sa'yo lang yun. Deo, deo makalma inyong lingkod. De, may dede si Deo. Deo makalma patutusan nyo. For mayor po ulit ang iyong lingkod sa Star City. Undefeated. Ayan. Walang lumalaban. Walang thrill pala pagka walang kalaban. Ano? At ayan, nakabalan din pala dun to ng break time. Good morning, Mr. Michael is my guy. Good afternoon, Lakay. Ayan. Ako po si Deo Makalma. Magkano, Lakay? 56 na naman ba? Magkano ba ang palitan ng dollar? Bossing... Michael Guy, 56 pesos and 90 centavos per dollar. Aba,
Tumataas, bumabagsak ang piso kahapon ni 56.82. Ayan. 8 centavos. Ngayon 56.90 na. Ayan. Aba, grabe naman 'yan, ha? Sa bagay, darating na ang mga remittances. Ito na. Burmans na lakay. Sana lumakas ang ating piso. Ako po si Deyo Macalma. Ako naman, Thea Pecho Carpus. Susunod na, mga balansyadong balita. Chairman of the Board, Henry Uri. Hindi ka kandidatong mayor ng San Antonio, Quezon? Hindi. Nabibil ako doon. At Miss K. Karen Oyong. Filipino citizen at hindi rin kakandidatong mayor ng Baguio City. Pero special one. Special one. Bye-bye. Stay safe. Good luck sa lahat ng mga kandidato na gustong maglingkod sa bayan. Bye-bye. You're gonna love it, Christmas.